Salamat sa mga Spookify readers at sa page na rin kasi naishare ko dito ang mga nangyayari na kababalaghan. Ang bawat nababasa niyong pangyari ay puro katotohanan na naranasan talaga namin. Sa last part ng part 1 na nagkaroon ako ng sleep paralysis, grabe! Di talaga ako mapakali ng mag-umaga. Hindi ako nakatulog masyado kaya nung umaga na yun, kinuwento ko sa mga kapatid ko at sa mama ng asawa yung nangyari sa akin. At tungkol dun sa sinabi ng matanda na naging si kamatayan, na yung puso daw puno ng dugo at puno ng galit. Natakot sila sa sinabi ko dahil baka may ibig sabihin talaga yun. Nung araw na yon din, may pinuntahan silang manghihilot dahil baka na napasama lang si Kuya Elyong. Nagiinuman kami sa labas nun kasama mga Bayaw at Bilasco. Habang nagiinuman kami, naririnig namin ang usapan nila sa sala, yung nanghihilot at si Mama at yung partner ko. Natakot yung manghihilot kasi wala daw talagang pulso si Kuya Elyong. Hindi pa siya nakakaranas na may hinihilot na walang pulso. Kaya sabi niya, hindi ito napasma. Nung araw din yun, dinala nila si Kuya Elyong sa ospital. Naiwan kami magbabayaw sa bahay kasi nga nagiinuman kami. Nung gabing yun, okay na okay, syempre ang tulog kasi walang maingay. Pagka umaga, umuwi sila Kuya Elyong galing ospital kasi sabi ng doktor, wala daw itong sakit. Okay lahat ng resulta, x-ray, CT scan, kaya inuwi nila ito. Tanghali nun, ako yung nagbabantay kay Kuya Elyong. Napaka-demanding, gusto niya lagi pinapaypayan kahit kaharap na niya yung electric fan. Siyempre, may sakit, iniintindi ko. Hindi niya maintindihan yung nararamdaman niya at mainit yung pakiramdam niya. Hinipo ko yung kamay niya, ang lamig pati ang buong katawan niya. Kaya sabi ko, ang lamig ng katawan mo, Kuya. Pero mainit yung pakiramdam niya. Tinignan ko siya at napansin kong may nabubuong dugo sa mga mata niya. Dugo talaga, para bang may sugat yung pati sa mata niya. Tinanong ko na siya kung may nakikita ba niya ako kasi nasense ko na parang hindi niya ako nakikita. Sumagot siya, wala na daw siya nakikita. At tinanong niya ako na, gabi na ba? Sinabi ko, tanghali pa Kuya. Kinakaba na ako at bigla akong nakita yung kaluluwa ni Kuya na nasa pintuan. Nakatayo at nakatitig sa amin. Ibig sabihin, hindi na si Kuya ang nasa katawan nito. Kinabahan ako kaya nagpaalam ako kay Kuya na lalabas dahil magyoyosi ako. Tumango lang si Kuya Elyong. Bago ako lumabas, sinabi ko sa partner ko na siya muna ang magbantay. Nasa kusina kasi siya nung time na yon. Lumabas ako, yung kaluluwa ni Kuya sinusundan ako para bang alam ko na ang pakay niya, gusto niya akong kausapin. Umiiwas ako sa kaluluwa ni Kuya Elyong dahil kapag may nakakita sa akin na kinakausap ko yung kaluluwa, baka mapagkamalan pa akong baliw. Nasa tabi ako ng daan nun, nagyoyosi at yung kaluluwa ni Kuya Elyong biglang nawala, kaya bumalik ako sa bahay. Nakita ko si Kuya Elyong pinapaupo ng partner ko sa may sofa dahil gusto niya daw manood ng TV. Mahina na ito kahit sa paglalakad, dapat alalayan para hindi bumagsak. Kahit pag-upo at pagpapahiga, alalay din kasi didiretsyong nauntog yung ulo niya. Tumabi ako sa kanya para manood din ng TV. Bigla niyang kinuha yung kamay ko at sinabing, tulungan ko daw siya. Nakita yun ng partner ko at bigla ko iniba yung usapan. Sinagot ko si Kuya na gusto ba niya mag-CR o naihiba siya. Tumango ito at inalalayan ko siya. Umihi. Siyempre, habang umihi siya, nakaakbe ako sa kanya kasi di pwede bitawan o iwanan. Kasi babagsak siya eh. Kapag dumudumi siya, kahit nahihiya siya, wala siya magagawa kundi magpatulong talaga. Si Buddy ang lagi tumutulong sa kanya kapag kailangan niya mag-CR. So yun, nasa labas kami lahat noon nagkakwentuhan, pati si Kuya Elyong. Kailangan namin siya ilabas kasi lalo siyang manghihina kapag nasa folding bed lang nakaiga. Yung mata niya, dugo na talaga ang makikita. Habang nagkakwentuhan kami, lahat noon bigla na lang dumura ng dugo si Kuya Elyong. Napansin namin, panaytanong niya sa amin kung gabi na. Wala daw siyang nakikita. Tinawagan na nila yung ama ni Kuya Elyong sa Usamis kasi lagi sinasabi ni Kuya Elyong na uuwi na lang daw siya kasi nag-aalala siya sa mga alaga niyang mga baboy. Sabi ng ama ni Kuya Elyong na bukas babiyahe siya para kunin si Kuya Elyong at iuwi na lang sa Usamis. Nakita namin ang tuwa ng mukha ni Kuya Elyong nang marinig sa cellphone ang boses ng kanyang ama. Pagka umaga, nagulat kami at kumakanta si Kuya Elyong na nakahiga sa folding bed. Yung kinakanta niya, yung kanta ng pangmisa sa simbahan.
bigla niya sinabi sa amin na marami na daw tao nag-aantay sa kanya sa simbahan at sinabi pa niya na wag daw namin siya iwan hanggang sa uli. Kaya sinabi ko sa kanila na naghahabilin na si Kuya Elyong at alam kong hindi na niya kaya pang lumaban sa kulam kasi minuminuto na siyang dumudura ng dugo. Yung pangpunas niya sa bibig, puro dugo na at malansa yung amoy. Napansin ko nung araw na yun na may malaking paru-paro na sinlaki talaga ng plato. Kulay brown na may puti na stripe yung pakpak. Bigla sinabi ni Kuya Elyong na sinusundo na siya ng ina niya. Patay na kasi mama niya eh. Kaya tumindig lahat ng balahibo ng mga nakarinig. Kaya sabi ko, huwag ka muna sumama kuya. Parating na ang papa mo, nasa bus na. Tumawag kasi si papa niya nun na nasa bus na daw sila. Siniguro ko na huwag muna siyang sumama sa kung sino man yung nakikita niya na sumusundo sa kanya. Nasabi niya, mama niya daw. Nagdasal ako sa may altar ng kwarto at nagsindi ng kandila. Nararamdaman ko ang presensya ng kaluluwa na umaaligid-aligid sa bahay. Nag-amoy bulaklak ng patay ang paligid. At naamoy din yun ang lahat. Naririnig ko sila mula sa sala. Matapos ko magdasal, paglabas ko ng kwarto, nakaharap si Kuya Elyong sa akin at sinabi niya na salamat. Hindi ko alam para saan yung salamat niya, kaya sinagot ko na lang siya ng ngiti. Lumabas ako at nagyosi. At saktong pagdating ng ama ni Kuya Elyong, natawagin na lang natin sa pangalang Uncle Teo. Nagmana ko kay Uncle Teo at sabi ko, kanina ka pa hinihintay ni Kuya Elyong. Pagpasok agad ni Uncle Teo, niyakap niya kaagad si Kuya Elyong. Baka sa mukha niya yung lungkot at pag-alala. Sino ba naman kasi ang ama na matutuwa na makita ang nahihirapan at lumalaban sa isang malalang karamdaman? Galit si Uncle Teo nang malaman niya na kinulam ng sariling tiyain si Kuya Elyong. Sinusumpa daw niya na gaganti siya. Nakarelate at naiintindihan ko si Uncle Teo sa kalagayan niya kasi minsan na din nangyari sa akin yun. 7 PM ng gabing yun, nag-iaya si Buddy na makipag-inuman sa amin ni Uncle Teo. Hindi ako sumali sa inuman, sila lang kasama bilas ko na si Moy. Asawa niya kapatid ng partner ko na at ni Buddy. Hindi ako sumali kasi masama pakiramdam ko para akong lalagnatin na sumisikip yung dibdib ko. Kaya humiga lang ako sa sofa habang nakikinig sa mga kwentuhan nila. Pinibiro pa nila ako noon na inom ko na lang daw para mawala yung nararamdaman ko. Mga pandamay moves. Hindi ko na napansin na katulog na pala ako sa kakapakinig ng mga kwentuhan nila. 9 PM biglang nagsisigawan ng lahat sa sala. Nagpanik lahat kaya ako napabangon. Kaagad sa ingay nila nakita ko sa sulok umiiyak na si mama. Nagsisigaw ang asawa ko sa pangalan ni Kuya Elyong at napansin ko na kinakarga ni Buddy si Kuya Elyong. Si Uncle Teo naman hawak niya kamay ni Kuya Elyong na pinipisil-pisil. At yung si Moy kinagat niya ang hinlalaki sa paa ni Kuya Elyong. Nangisay na kasi si Kuya Elyong. Nakanganga ang bibig, nakadilat ang mga mata. Kaya lumapit ako kaagad para tumulong pero huli na. Umihi na si Kuya Elyong sa short niya at tumigil ng paghinga. Nag-iiyakan sila lahat. Naiyak na ako pero napansin ko isang nakaitim na nakatayo sa pinto. Siya yung matanda na napaniginipan ko. Parang nakaloko. Nakangisi ito. Akala niya matatakot ako sa itsura niya. Kaya sabi ko, panalo na kayo. Kinuha niyo na si Kuya Elyong. Umalis ka na. Bago ako magalit, sabay turo ko sa kanya. Nilingon ng lahat kung sino yung tinuro ko pero ako lang nakakakita. Lumabas yung matandang nakaitim at sinundan ko siya. Habang abala ang lahat sa bangkay ni Kuya Elyong, abala ako sa matandang nakaitim. Nakita ko ang kaluluwa ni Kuya Elyong na nakakadena, ang mga kamay at paa at hinihila ng matandang nakaitim. Kaya agad na akong pumikit at nagdasal ng Latin, sabay turo sa matandang nakaitim. Binitawan niya yung kadena na hawak niya at binalikan ako. Hindi pa naginip to kaya hindi niya ako kayang saktan at yung ginamit kong Latin ay sinumpa ko siya. Galit na galit ang matanda. Gusto niya akong lapitan para saktan pero hindi siya makalapit at dumating yung nilalang na alaga ni Papa. Mabilis ang pangyayari pero kitang kita ko paano siya kinagat ng alaga ni Papa. Kaya naglaho ito pero nabigo itong tulungan si Kuya Elyong. At tuluyan siya nakuha ng matanda. Yung nilalang na alaga ni Papa nasa bubong ng bahay. Kaya pumasok na ulit ako sa bahay. Walang natutulog buong gabing yun. Ang katawan ni Kuya Elyong ay tinabunan ng kumot. Masyado na mahaba mga ka-spookify. Sa susunod na ang karutong. God bless sa ating lahat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell.
Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.